na ako kasi nung college, pumasok ako sa yung dyaryo na eskwela namin sa UST, yung The Varsitarian. Doon ako lalo nagka-interest kasi ang mga subject ko na noon medyo campus-wide. Tapos dumating pa noon si Pope John Paul II, no? Napakalaking coverage, yes. International coverage. Sabi ko, exciting pala ito. Kaya yun, ginawa ko ng parang profession ko. Marami ano ang lalo na sa social media, no, kung manonotice ka kung magaganda yung kuha mo, eh, no, so kung ano magandang kuha mo, post it, ano, lalo na bata ka pa, no, pagka binopost mo yung magagandang pictures mo, you will be noticed, no, lalo na yung gawin mong ano, halimbawa may favorite na magandang kuha, i-print mo yon. I-print mo and then have it frame, no? Frame. Basta ipurin mo lang. Kaya display mo, ganyan, ano? Pero, ano mo rin yun, ha? I-post mo rin sa mga social media. And then, siguro, if there is a exhibit or mga photo shows, yeah, photo exhibition, pwede ka sumali. Sali mo, ganun, talagang masipag yung they're passionate about it and yung ano yung kung sa dyaryo hindi kung sa dyaryo hindi pero if you are say you are shooting for marami ano ang freelance ngayon mga freelancers dami mas maraming kumita. And then there are some ano ng photography like advertising photography. May lumalaki ang kita niya. Kahit sa journalism din eh. Those working for the international publications, mga nagko-contribute doon, ang laki ng bayad sa kanila. Pero kailangan napakasipag mo doon. Kung saan ang may ano, may balita, alimbawa, sa Mindanao, puntahan mo yon. Mm-hmm. Ganun yung, ano raw, ganun yung pressure doon. Any sporting events is very festive. Walang, yun, ano yun, very fun coverage. Kasi, photographers are usually in the front row, no? Yung nasa best seats of the pinakamagandang position ng ano mga photographers di ba nasa harap sana. So yun, kahit na ano, kahit na sa fashion, entertainment, di ba kailangan nasa harap yung pangunguha. Mga celebrities gano'n, di ba, kaya mga sporting heroes, yes, yun, mga perks. Tapos yung usually, may travel, maraming travel, ano, kung minsan naka-out of the country ka. Like, halimbawa, state visit ng presidente, mm-hmm, punta ka sa iba't ibang lugar. Yeah.